Magsitayo na po ang lahat. Pagsalangsang ko'y aking kinikilala, patawarin yaring kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandang loob, mga sala ko'y iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ngayong Miyerkules ng Abo, sinisimulan natin ang panahon ng Kwaresma bilang paghahanda sa misteryo ng Paskwa, ang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya naman po sa mga sumusubaybay sa atin, lalong-lalo na po yung mga naririto, dahan-dahan po tayong pumasok. Naririnig naman po ako sa labas, no? Sa pamamagitan din ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tanda ng pagdadalamhati at pagsisisi, ipinapahid sa ating mga noo ang abo sa araw na ito. Subalit itong tanda ng pagsisisi ay dapat na antabayanan ng tapat na pagbabalik loob ng metanoia o ng pagbabago ng isip at puso. Umaasa tayo sa kabutihan at awa ng Diyos sapagkat batid nating hindi sapat ang sarili nating kakayahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong masimulan namin ngayon sa banal na pagkukusang magtiis ng kagutuman ang pakikipagtunggalian bilang mga kapanig ni Kristo. Sa aming pagsugpo sa mga salungat sa pamumuhay sa Espiritu, maging amin nawang sandata ang pagtitimpi sa sarili sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi pakitang tao lamang. Magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa, mapagpahinuhod at tapat sa kaniyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan nang masaganang ani. Kung magkagayon, mahahandugan natin siya ng haing butil at alak. Ang trumpeta ay hipa ninyo sa ibabaw ng bundok ng Siyon. Iyutos ninyo
na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipunin ninyo ang lahat, matatanda't bata, pati mga sanggol, at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, O Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamakit pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasaan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagmamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala. Laging nasa isip ko at alaala. Sa'yo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sayo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto. Mga kapatid, ako'y sugo ni Kristo. Parang ang Diyos na rin ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Magkasundo kayo sa Diyos. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipagkaisa tayo sa Kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos. Ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinigay sa atin ng Diyos. Sapagkat
sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliktas, sinakluluhan kita. Tignan ninyo, ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng poong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng mithi niya. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan upang makita ang mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita. At gagantihan ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayo magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siyang lamang nakaaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat.
at sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Paano ba natin paghahandaan ang pagdating ng Diyos? Ito po ang maaari nating tanong sa kabuuan ng Kwaresma, lalong-lalo na ngayong simula ng Miyerkules ng Abo. No? Tayo po, kung meron tayong mapagninilayan ngayon, dalawang bagay lamang po. Una, yung ating tradisyon o nakagawi ang pagpapahid ng abo at kung ano ang ibig sabihin nito. No? Siyempre, magandang pagnilayan yan kasi yan ay isang tanda. No? Ginagawa sa atin yan, hindi lang display, hindi lang sabihin ikaw ay isang Katoliko, nakapagsimba ngayong Miyerkules. Yung abo ay tanda ng maraming kahulugan. No? At yun po ang pagnilayan natin sa unang punto. No? Yung abo bilang natitira pagkatapos masunog ang isang bagay, yung abo bilang natitira kapag lumipas na ang panahon, isang paalala na lahat ng hawak natin sa buhay, kahit mismong tayo, ay lilipas din. Hindi sinabing hindi mahalaga yung mga pinag-iipunan natin, yung mga pinapangarap natin, yung mga pinagsusumikapan natin mga bagay. Pero paalala lang na lahat ng ito, mawawala rin. Na kung gusto lang nating kupkupin para sa ating sarili, ang lahat ng mga bagay-bagay na ating natatanggap, bibitawan mo rin yan. Lilipas ka rin. At sa pagbanggit nito, pinapaalalahanan din tayo, kaya ito ay nakaantanda ng krus, na may nakapangako na higit na kahulugan at higit na buhay para sa atin. Sa pakikiisa, sa pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating pong Jesus Nazareno. Bilang mga Kristiyano, naniniwala tayo na ang halaga ng buhay at ng lahat ng hawak natin ay bilang paghahanda lamang sa siyang naipangako na buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin bilang isang bayang tinipon ng Diyos. Ibig sabihin, sama-sama tayong patungo ron. Pero paano tayo mabubuhay bilang patungo roon, bilang isang bayan? Kaya ito ay paalala ng pagbabago. Ito ay paalala ng pangungumpisal. Paalala ng higit na mapamumuhay sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Sa susunod na 40 araw, ito ang tandaan natin. Kung meron man tayong mga nagawang kasalanan sa Diyos, kung meron man tayong mga bagay na pinanghahawakan pa, at hindi natin mapakawalan, kahit sa puntong nasasaktan na natin ang sarili at iba, pues, panahon ito para mapag-isip-isipan ang mga bagay-bagay. At kaya tayo may Kwaresma, ay paalala ito na dapat nga araw-araw natin itong ginagawa. Pero dahil nakakalimot tayo, dahil may ibang bagay ang naiisip natin, naglaan tayo ng panahon para mapaalalahanan tayo noon. Kung meron man tayong nasaktan, kung meron man tayong hindi napagmalasakitan, kung may mga panahong inisip lang natin yung ikabubuti at kaligtasan ng ating sarili na hindi natin naiisip na kailangan din yung iba mapabanal, yung iba matungo at maipakilala sa Diyos, pues, panahon na ngayon para gawin natin. Kung may mga isinuko tayong bagay dahil alam nating wala ng pag-asa, pues ngayon ay panahon para pagnilayan muli natin. At para kanino? Hindi para purihin, iangat ang ating mga sarili.
pero dalhin ang kapwa sa Diyos sa pamamagitan ng marangal, mabuti, makatarungang pamumuhay na sangkot ang bawat isa. At dito tayo tutungo sa ikalawang punto, no? Yung dahilan para saan ginagawa natin lahat ng ito. Sa mabuting balita, sinasabi ng ating pong Jesus Nazareno, para saan ba tayo nag-aayuno, hindi kumakain ng karne, o sa English, fasting and abstinence? Para saan ba tayo gumagawa ng mabuti? Para saan ba tayo nagsisilbi sa simbahan? Para saan ba tayo nagdarasal? Para saan ba tayo nagdedebosyon? Hindi para purihin. Hindi para magmukhang malinis. Hindi para sa ating mga sariling pakinabang. Kundi ang tunay na dahilan ay ang paglapit sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Isang paalala rin na kung tutuusin, lahat naman ng kabutihang nagagawa natin, posible hindi lang dahil sa sarili natin. Kasi kung tayo lang, mas madaling magkamali, mas madaling maging makasarili. Isa itong paalala na ang kabutihan ay biyaya ng Diyos. Kaya nararapat lamang na siya lang ang nakakikita at siya lang ang magbibigay ng gantimpala sa atin. Paalala po ito na sana ang lahat ng ginagawa natin, hindi lang yung mga sakripisyo ngayong Kwaresma, pero lahat ng kabutihang ating nais gawin ay para sa Diyos. Kaya maganda rin pag-isipan. Yung ba mga ginagawa ko ngayon, para lang papurihan yung sarili ko? Para lang ba ibaba yung kapwa ko? Para lang ba isama sa akin yung mga kakilala ko lang? O kampi tayo ha? Sila hindi. O para lang ba matanggap ko yung mga inaasahan kong promotion, mga inaasahan kong gantimpala? Paalala po ito mga kapatid, na sana lahat ng ginagawa natin ay sa ngalan ng Diyos, sa ngalan ng pagpupuri sa Kanya, sa ngalan ng kung anumang maigagantimpala niya sa atin ayon sa Kanyang kalooban. At kung pagsasama-samahin po natin, ang tunay na diwa ng Kwaresma ay isang pagpapaalala na ang lahat ay mula sa Diyos at sa Diyos din lamang sana ibabalik ang lahat. Kaya naman po, ito yung ating paghandaan, ito po yung ating gawing bahagi ng ating buhay, hindi lamang para sa mga susunod na 40 araw, kundi sa ating pakikiisa sa Diyos sa Pasko ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa ating araw-araw na pamumuhay na posible lamang dahil sa kabutihan ng Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, masundan ka nawa namin, maawa ka sa amin. Announcement, sa paglalagay po ng abo, ito po ay ipapahid sa ating mga noo. Paunawa lamang po na ang mga nakaupo lamang sa pinakaunahan ng ating simbahan ng pipila para malagyan ng pari ng abo sa kanilang noo upang hindi lubos na maantala ang pagdiriwang po ng misa. Ang iba naman ay maaari lumapit pagkatapos po ng misa sa mga tent sa labas po ng simbahan sa BPI Quezon Boulevard, Plaza San Juan Bautista at Plaza Miranda. Ang ating mga lay ministers po maglalagay ng abo. Mahigpit na panatilihin pa rin po natin ang physical distancing at pagpila ng maayos. Sundin po natin ang ating mga ihos o ushers. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa Amang may kapal upang ang abong sa ulo nating ilalagay para ipahiwatig ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang pagpapala at malaking pagmamahal.
Ama naming mapagpatawad, kinukupkup mo at itinatampok ang umaamin sa kasalanan at ikinalulugod mo ang nagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kupkupin sa pagkakaloob mo ng pagpapala bilang pagtatampok sa iyong mga lingkod na naglalagay ng abo sa ulo. Sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng Pagkabuhay, marapatin mong kami maging dalisay para sa pagdiriwang ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tinapay na buhay, bagkos kundi sa mga salita nagmumula sa Panginoon. Magsisi tayo. Halina't magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos, gutom tayong manikluhod ng may abot sa tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkos pati sa mga salitang nagmumula sa sa pagitan ng pasukan at dambanan ng simbahan, saserdote ay nag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng magsitayo na po ang lahat. Tinatawag tayo ngayon ng Ama tungo sa pagsisisi sapagkat nalalapit na ang kaharian ng langit. Magbalik loob tayo sa Diyos nang may pagpapakumbaba habang ating sinasabi, O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa simbahan, pagkalooban mo sina Papa Francisco, mga obispo, mga pari, mga diakono at mga laiko, ng pusong nagsisisi habang aming sinisimulan ang panahon ng Kuresma. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong sensitibo sa iyong awa at labag upang sila rin maging salamin ng iyong pag-ibig. Kami dumadalangin. O Diyos, Ikaw ang aming muling pagkabuhay.
para sa aming lahat na natitipon ngayon, naway makatagpo kami ng kapanatagan sa iyo. Ama, habang aming pinagninilayan ang aming mga pagkukulang sa iyo at sa isa't isa, kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa mga dukha, sinisiil at iba pang minorya, hipuin mo ngayon ang aming mga puso tungo sa pagturing at paglilingkod sa kanila bilang aming mga kapatid. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Para sa aming mga yumaong mahal sa buhay, salubungin mo sila pabalik sa iyong mapagmahal na bisig. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. O Diyos, ikaw ang aming muling pagkabuhay. Ipagpanumbalik mo kami sa iyong pag-ibig, O Ama, habang aming inihahanda ang aming mga sarili sa dakilang paggunita ng Misteryo Paskwal ng iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking iniibig. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ginanap namin ang paghahain ito bilang maringal na pasimula sa 40 na paghahanda. Ang aming kusang pagtitiis at pagmamalasakit ay makapagpadali sa inawa sa aming masasamang hilig upang kami pagindapating makinabang sa iyong anak na para sa amin nagpakasakit bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit.
silhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Carmelita at ang iyong matapat na lingkod na si Josefino. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan po ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw po ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. No.
saan man manahan, Diyos ay naroon, walang alinlangan. Iwasan lahat ang pagkapon, sundin ang landasin ni Jesucristo at ito'y halimbawa ng Diyos. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim po ng alert level 1. At sa oras po na makaramdam ng sintomas, agad po na mag-isolate para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19. At agad-agaran na po tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Tinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna po sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos po ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna po ang lahat. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ay amin nawang pakinabangan sa pagkakamit ng dulot na kagalingan, nakagutuman kusa naming pinagtitiisan at iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Correction lang po, pagkatapos po nito wala pong pagwiwisik ng banal na tubig. Sa halip ay meron pong yung mga nakapagsimba na hindi pa napapahiran ng abo ay yung kanina pong in-announce na mga istasyon kung saan ang pahiran ng abo ay doon po kayo tutungo. No? Standard lang po tayo tulad ng nakagawian na exit point. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin na ating itutugon ay amen. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagtahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat. Samantalang kayo'y naglalakbay patungo sa kalangitan, kanyang pamana magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.